It's my life. Plastic ay madalas ginagamit at pinipili na utensils na hindi na kailangan hugasan at madali lang itapon. Makikita rin natin ang mga plastic sa mga laruan, grocery bag, water bottles, pati na pa. Pero ang plastic ay isang malaking threat sa mundo ngayon. Halos 8 million metric tons ng plastic ay nakikita sa mga dagat at karagatan taon-taon. At ito ay delikado para sa mga marine species o hayop na naninirahan sa mga katubigan. Kahit naasahan ng plastic sa ating pang-araw-araw, hindi ito madali matunaw gaya ng iba pang materyal. Ngayon sa mga pag-aaral, ang plastic ay aabot ng 450 years bago ito ma-decompose o matunaw. Kung hindi natin gagawa ng paraan ng mga basura sa karagatan, napipredict na mas marami ang basura kaysa sa isla sa tubig pagdating ng 2050. Kaya habang maaga pa, ang mga scientist, engineers, at mga environmental advocates ay nagtutulong-tulong para mabawasan ang mga basura. Kaya narito ang iba't ibang imbensyon para maayos ang sitwasyon sa karagatan. System 001, 001/B, at 002. Ang mga device na ito ay ginawa ng Ocean Cleanup. Ang Ocean Cleanup ay isang non-profit organization na itinatag ni Boyan's Club na nagkaroon siya ng goal na tanggalin ang mga basura sa karagatan. Ang hangarin ng organisasyon na ito ay matanggal ang 90% ng basura sa karagatan sa 2040. May inilansad na sistema ang Ocean Cleanup na tinatawag na System 001. Ito ay isang barrier na may haba ng 62 months. Nakakakuha ito ng mga plastic na basura, microplastic at iba pang klaseng basura na nakukunfulan sa karagatan sa lugar ng Hawaii at California na tinatawag na Great Pacific Garbage Patch. Kapag napuno na, tatanggalin lahat ng nakuhang basura. Sa kasamaang palad, ang prototype na ito ay nasira. Kaya noong 2019, gumawa ulit ng mas makabagong model ang Ocean Cleanup na tinatawag na System 001/B. Ayon sa kanila, nagkaroon ng speed difference ang System 001/B sa System 001. Pero narealize nila na kailangan ng mga daan-daang device na ito para malinis ang mga karagatan. Noong July 2021, bumuo ng isa pang sistema ang organisasyon para makatulong sa paglinis ng Great Pacific Garbage Patch. Tinawag itong System 002 o Jenny. Nagsigawa sila ng samot-saring test sa loob ng 12 linggo at bawat linggo ay dinadala ang System 002 malayo sa pampang para makakuha ng plastic sa karagatan ng maayos. Nakompleto ang huling test sa Jenny noong October 14. Ayon sa Ocean Cleanup, nakakuha ang Jenny ng 9,000 kilograms o higit sa 19,481 pounds na plastic na basura sa huling test. Ang mga ilan sa nakuha dito ay mga toothbrush, toilet seat, laundry basket, sapatos, sled, at fishing gear. Kung sasamahin, nakakuha ng total na 63,182 pounds ng basura sa loob ng 12 linggo ng test sa Jenny. Sibin Vipad. Inilansad ng Sibin Project ang Sibin Vipad ay nakatarget na kumuha ng basura sa mga kalmadong tubig gaya ng mga daungan at pier. Ito ay may vacuum light na design na gawa sa mga recyclable materials. Nagpapump ito ng tubig sa filter bag na makikita sa loob ng device. At bukod sa mga basura, inilingot din ng Sibin Vipad ang mga langis na nasa tubig. Nakakalinis ang Sibin Vipad ng 44 pounds ng basura kada araw at 1.4 tons ng basura sa isang taon. Mr. Trashwheel. Ang Mr. Trashwheel ay isang water wheel na ginawa ng Clear Water Wheels, LLC. Ang device na ito ay kumukuha ng basura mula sa ilog, sapa at mga pier at nagiging kuryente ito. Gumagamit ang Mr. Trashwheel ng conveyor belt na gumagana sa pamagitan ng mga solar panels para umabot sa barge. Kapag umabot ang mga basura sa barge, nagtatransform ito sa kuryente. Nakatulong ang Mr. Trashwheel sa pagpigil ng 1.6 million pounds na basura na umabot sa karagatan. Waste Shark. Ginawa ng Run Marine Technology ang Waste Shark noong 2018 para makuha ang mga basura bago tangayin ito ng hangin papunta sa karagatan. Ang disenyo ng Waste Shark ang hango sa isang whale shark at lumulutang sa tubig habang kumukuha ng mga basura na nakakalat. Ang teknolohiya dito sa Waste Shark ay maaari nang makapag-pre-plan ng route para puntahan ito ang lugar na may maraming basura. Pwede rin ito i-operate manually gaya ng traditional na drone. May additional feature din ang Waste Shark na makapagbasa at magbigay ng impormasyon tungkol sa quality ng tubig, gaya ng pH level at salinity o kung gaano kasi ng tubig. Breath. Ang San Diego non-profit organization na Clear Blue Sea ay nakipag-partner sa mga student interns mula sa iba't ibang San Diego universities para buuin ang prototype na Floating Robot Eliminating Debris o FRED. Ito ay isang vacuum at nakakolekta ng mga basura mula sa karagatan at gagawin itong renewable energy.
Three mga flaps sa harap nito na nakakuha ng malalaking basura at itatransport sa collection bin gamit ng conveyor. Higit sa lahat, ang front ay mabagal at may built-in sensors para walang ma-affect mo mga snap. Ang front prototype ay makukompleto pa sa 2023. Ikaw, mahilig ka ba sa tanawin ng karagatan o dagat?